Ito para sa line 1, live 1. Kahit saan mo. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi. Ako nga pala si Jotinaha Vlogs, o sa kilalang si Jojo Tilapia. Yan. So yung Jojo Tilapia yan yung unang channel ko na pinalatan ko na Jotinaha Vlogs. Sa aking YouTube channel. So, this vlog for today guys ay magtuturo ako ng paano i-set up itong ating microphone condenser. So, in-order ko to sa Lazada. Isang set na ang in-order ko para kumplito na. Siyempre, set na. So, ayan, tuturoan ko sa inyo kung paano ko ito i-set up. So, medyo nahirapan din ako nito nung sa umpisa pa lang dahil siyempre, nakakapanibago nga naman talaga dahil ano, unang beses mo pa lang siyang makikita. O, diba, unang beses mo pa lang siyang makita na ay, ganito pala to, ganyan pala yan. So, ayan, medyo hirap na hirap din ako. Pero nung napag-aralan ko na siya kung paano siya i-set up. Super madali lang pala siya guys. Kaya tutok lang, stay tuned lang at tapusin ang video para madali nyo siyang makuha. So, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Ayan, thank you so much. At sa mga nandyan pa rin na nakasubscribe sa channel natin, ayan, thank you at mabuhay. So, simulan na natin ating video. Kaya tutok lang. So, ito na ngayon ang ating i-set up. So, in-order ko siya ng kompleto. So, ito may, ayan, ito siya yung professional condenser microphone. Yan. Ayan, tsaka ito, may ganito stand. Ayan, may stand siya. Ito, syempre, yung microphone. Ayan, microphone. At ito yung cover. So, ito lahat, guys. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin yan i-set up. So, stay tuned lang. Una, dapat meron tayong ganito. Syempre, meron naman talagang ganito, di ba? May set nga, di ba? So, ito ang gagawin nyo dito ay, gaganunin lang. Ganito lang talaga to. Ito yung stand niya, magiging stand niya. So, kung magtataka kayo, siyempre, pag alam natin na stand, dapat automatic na yun, may parang paana para tatayo. Pero ito, hindi. Kasi talagang ganito lang to, di ba? So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya patatayuin. So, kung nakikita nyo to, ito. Ito yung pangbasikit, pampaluwang. So, dito tayo magkakabit. So, dapat yung table nyo pala, may kabitan siya. Para mas madali natin siyang ikabit. So, maghanap tayo ng table na may ganito. Hanap tayo ng table na may ganito. Yung pwede siyang ikabit dito para i-clip. So, ganun lang. Para i-clip. So, ganun lang yun. Gagawin natin. Panoorin niyo mabuti. Kahit tayong background kung pangito bakbak na. Pero hayaan niyo na yun guys. Importante ma-access natin itong ano. Iikot niyo lang to. Ikot niyo lang to. Nakita niyo parito ipapasok yung table. Ikot niyo lang. Lakihan niyo muna hanggang sa mag-cash siya. Kung gano'ng laki itong kakabitan niyo. So pag ginanyan niyo ikot, iipit niyo lang siya ng ganyan. Ipit niyo lang. Tapos ikot. Yan. Masikip. Masikipin niyo lang. Yan. Ikot-ikot lang hanggang sa sumikip. Yung parang kakapit talaga siya. So yan. Diba? Tumayo na siya. So, paano natin yung gaganon? Bakit naman siya tayo gano'n? Masyado. So, ang gagawin dyan, simple lang. Ikot ko lang ang aking mesa. Simple lang, gano'n lang. O, di ba? So, ngayon, ang susunod. Siyempre na, ganyan na yan. Ito naman ang ating isusunod. Ito. Paano ba ikakabit to? Simple lahat ng bagay. Lahat ng mga, ano nito. Ganito yung sikipan niya. Yun yan. Tingnan niyo mabuti. Paano natin ikabit yan? Paluwangan ulit. Palakihan ulit yung butas. Para magkasya sa dito. So, ikabit nyo lang gano'n. Diba? Tapos pag na... Diba? Tapos pag nasakto na siya, guys, sikitan nyo lang. Ganun ulit. Gagawin. Ikot lang. Ganun. Excuse me. Ay! O, diba? Ayan, kabit na. Ayan. So, nakabit na siya. So, pwede na siyang tweng, tweng, ganun, ganun, ganun. Pwede na siya. Pagkatapos nyo naman, isusunod natin ang ating microphone. Itong microphone, meron siyang ganito para mas maganda yung boses mo. Kung maganda na yung boses mo, mas lalong gumanda pag may ganito. Kasi nakakasala siya yung mga ingay-ingay sa paligid. So, pasok mo lang siya. Pasok. Tsaka, ito naman, ito yung sa handle niya. So, ganun lang. Pasok mo lang, ganun. Ayan. Pa. O, diba? Ayan, pumasok na siya. Pumasok na. Pagkatapos naman, ito nakita mo, ito yung para hindi siya gaganon-ganon, o. Diba? Minsan kasi, pag medyo maluwag, yuyuko siya ng kusa. Kaya ang gagawin niyo pampasagip, ito. Dito lang, adjust lang kayo nito, nakita nyo. Dito lang kayo mag-adjust para sisikip siya. Pag ginanyan niya, ganyan lang talaga siya, hindi siya yuyuko. So, ito, ilagay natin siya. Saan natin siya ilalagay para malagyan dito? Ayan. Kita nyo to, dito natin siya ilalagay sa butas. O, diba? Kumapit na siya. Pagkatapos niyan dito, sikip na lang natin to. Dito, sikip natin. See? Kumapit na. Diba? O, diba? Kung nakita nyo, medyo malambot siya. Pak, madali siyang magaroon. Madali lang yan para... Para ano siya, titibay. Ito lang oh, yung ano niya. Ito yung marang rosca-rosca niya. Sikipan nyo lang. Ganyan. Sige, okay na. O, sige ba? Wala na. Ayan. Adjust-adjust siya dito. Luwang at sakit. Basta kung may mga ganito, makikita kayo. Yung parang ano ng gitara. Kung masikip, yun yun. So, paano naman natin ilagay ang mic? Yung, ano, wire ng mic. So, ito yung sa mic niya.
So, ilagay natin dito. Dapat pala inuna ko itong ilagay. Pero okay na. May butas, tlong butas yan. Ito, tatlong butas. Yan, nakita nyo, tatlong butas. Sundan nyo lang dito. May tatlo din na parang bilog. So, ganyan yung paglalagay. Para hindi masira yung gamit nyo sa kasuksok ng kasuksok. Sa kasuksok ng kasuksok. Tapos, hindi naman pala yun. Ganyan na siya. O, diba? Kapit na depende sa inyo yan kung paano yung style ng paglagay nyo ng ito. Kasi kadalasan nakikita ko na ganun. Pwede namang, ito, dito sa ibaba, pwede naman yung microphone nyo, pwede namang iganun ang microphone nyo. Kasi sa akin, gusto ko yung nakalagay yung ganito. Pwede naman na itong ito, dito sa ibaba, ito na sa ibaba, pwede naman kahit saan. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano naman, saan naman ito ilalagay. So dito na natin gagamitin ang ating Beats sound card. So, ito yung may mga tumatawa, tapos yung mga effects ng mga music. So dito yun nang gagaling. Yung magre-record ka, dito yung palakasan ng echo. So ito yung, lapit tayo. Ito yung palakas ng echo. So dito yung palakasan ng echo. So dapat depende na yun sa'yo kung gano'ng kalakas yung echo na gusto mo. Pero ito dapat volume, naka-volume talaga siya. Dapat naka-volume talaga siya. So dito yung makikita yung mga dapat naka-unyan, monitor. Dapat yung dalawang to, naka-pull siya, gano'n, naka-pull. Ito naman, basta pag-aralan nyo na lang pag nakakabit yan. So dito yung may mga kiss-kiss, yung mga ito naman yung kiss-kiss. Basta ito yung mga sound effect kung dito makikita nyo naman. Try nyo na lang pindut-pindutin. Mamaya ipi-play ko kung paano ko siya laruin dito. So ito yung microphone, dito na tayo sa... Ito na tayo sa paano i-set up din. Ikapit itong ating stand mic dito sa ating V8. So, itong V8, may kasama to na tatlong cord. Makinig kayong mabuti, tatlong cord to. So, ayan, may tatlo siya. Tatlo, ayan, may tatlo. So, paano natin to ikakabit? Dito, guys, kailangan natin ng dalawang cellphone. O kaya, isang cellphone, isang laptop, ganun. Ganun. So, ito, saan natin to ikakabit? So, dito natin ikakabit sa... dito natin sa condenser microphone. So, ayan, so nakikita nyo... microphone, condenser microphone. So dito natin dapat diyan mo talaga nilalagay. Ito naman yung sa dynamic na mic. Pwede dalawa kayong kumanta dito. Pag na-set up na to, pwede dalawa kayong kumanta, dalawang mic ang gamitin niyo. Dito yung isa yung sa mic na yung ginagamit natin sa talk video. Okay, ganun pwede. Pero since ito ay ano, sa microphone condenser natin, so dito natin nilalagay sa condenser mic niya. So pasok mo lang ng pack. Tapos okay na. Ayun na siya. Ito namang tatlong cord. So ayan. Ilagay ko siya ng mga pangalan para hindi ako malilito. O kaya kung sino yung gagamit, alam niya kung para saan. So yan, simulan tayo. So ito yung sa live 1 natin. Ito yung sa live 1. Puros lang to ganito yung saya. So, ano lang, ito yung sa live 1 natin. Yung live 1 natin, makita yung tatlong guhit, guys. Yung tatlong guhit sa dulo nito. Dito yan sa live 1. May nakita kayan live 1, live 2. So itong live 1 dito sa live 1, ito yung live 1 natin, ipapasok natin dito sa live 1. So live 1. Mahirap siyang ipasok kasi bago pa. So dapat ganoon, live 1. Pasok na siya. So, isa naman, yung ano niya, kung saan na naman natin ito ilalagay. Siyempre, doon to sa ating isang cellphone na gagamitin. Kung saan, pwede natin gamitin mag-live, or mag-video ba, or mag-record po pwede cellphone, or laptop. So, ito sa cellphone, lagay nyo sa cellphone. Wala kasi akong isang cellphone, extra na cellphone. Wala kasi akong isang cellphone, pero may, ano ako, ito. Maya, gagailanganin natin yan. Diyan kasi ako kumukuha ng ano. So, tandaan nyo ha, kasi wala akong cellphone. Kunwari na lang ito, ilagay ito sa cellphone. So, ayan, okay na ka sa wire sa live 1. Dito naman tayo sa pangalawang wire ko para saan? Dito ka sa accompany instrument. Makikita nyo dyan, may accompany instrument. So, ilagay nyo ulit to. Ito yung isang ano. Dito mo ilagay sa accompany instrument. Kabit na siya. Pag nilagay nyo yan sa accompany instrument, ano ba ang purpose ng accompany instrument? So, ito, nakita ko lang muna kung saan ko isasaksak. Sige, wala akong phone. Kung nakita nyo ito, pwede sa cellphone, diba? Sabi ko nga, kailanganin natin ng dalawang cellphone, pero wala akong cellphone, kaya dito ko gagamitin. Yung isa ito ha, dito ko ilalagay sa laptop. Yan, sa laptop. Bakit? Bakit ko dito ilalagay sa laptop? So ayan, ilagay ko na sa laptop. Ang accompany instrument, straight, nilagay ko dito sa laptop. Bakit? Kasi dito ko kumukuha ng mga music, ano yung gusto kong ipatugtog, papasok dito sa ating sound card, V8 sound card. So dito ko kumukuha, nagkukuha ko, or kaya nagbibideo, okay ako, ganoon, kumukuha ko ng mga music dyan. Ayan lang yung tamang setup nyan. Ito naman may isa pa, ito hindi ko masyado siyang ginagamit, pero pwede mo na rin gamitin para minsan habang kumakanta ka, or nag-record ka, or nag-voice recording ka, or nag-ano ka ba dyan, para ma-charge din siya. So charging, ilagay mo dito sa, ayan, makikita mo kung laptop ang gamit nyo ha. Kung laptop, ilalagay nyo dito sa, pero hindi ko na siya ginagamit. Hindi ko na siya. Ayan. So pag open nyo, pag natapos nyo na connect lahat, i-on nyo na siya. So dito yung power on. Dito yung power on. On nyo na. Ayan. Kabit na. Ayan. Umiilaw na siya. So yan. Pag ganyan ang kulay niya pag naka-on. Pag naka-ganyan naman, wala mo din pag naka-off. Kasi wala. So pag naka-on, ganyan. Kulo-blo. Nakita nyo ba yan? Ayan. Tapos i-on natin tong laptop natin. Laptop ang gamit ko. Wala kasi akong isang phone na zero. Pero isipin nyo na lang. Ito lang naman ni live 1. Kasi phone dapat to eh. Dito sa phone. Kung gusto nyo na ayaw marinig ng mga tao sa nakapaligid mo, gagamit ka ng headset. Pwede mo naman, pwede ka rin naman hindi na gumamit ng headset pag may speaker ka, yun, dinig ng mga taong nakapaligid mo, yun, naririnig ko ng ginagawa mo.
So ganyan, ang headset naman, kung meron kayong headset na ganito lang, yung sa cellphone, pwede nyo gamitin dito, ilagay sa, ano. So kung halimbawa bumili kayo ng headset na ganito, so hanapin natin itong ano, so ito yung pangsaksak niya. May nakalagay dito na headset, earphone, speaker. So dapat dito, nagkatabi yan sila eh. Nagkatabi yan, may earphone, speaker, o headset. So dito tayo sa headset, lagay natin to siya sa headset. So ayan na, ilagay na natin siya sa headset. So ayan, may ano na siya, may boses na, naririnig ko lang boses ko. So ganun lang, may ano lang, may 1, 2, 3, 4 lang ang kailangan mo dito, 4. So isipin nyo lagi, kailangan talaga ng isang phone, isang cellphone. Kasi itong live one natin, doon natin isasaksak to sa cellphone para kung magla-live kayo, yung pang-live nyo, ibig sabihin, kailangan natin ng isang cellphone dahil ang live one mo or live two, kahit saan mo pwede ilagay dito, live one or live two, pili ka lang. Kasi ang purpose nito ay, kung pwede ka na mag, kung gusto mo mag-live or mag-record, dediretso doon, papasok doon. Tapos pag piniplay mo, automatic na yon, pasok na yon pag nag-record. Tapos dapat naka-off mo yung mga notification ng mga message mo dito sa laptop, dito sa kinakuhaan mo ng bose, ng mga sounds dito sa accompany instrument mo, dapat naka-off yung mga notification dyan. Dahil pag hindi yan naka-off, lalo na pag nag-record ka, napapasok yan dito sa ating sound card. So dito sa cellphone na ginamit dito, doon yan, napapasok yan, doon naririnig. So pangit, diba? So ito yan. Ngayon, dahil na-setup na natin, ipapakita ko sa inyo kung ang boses niya, okay na yan, narinig ko na. Kaso, narinig ko na. Kaso, wala akong speaker, kaya hindi nyo naririnig. Ipapakita ko sa inyo kung paano laruin itong mga dito. So, ayan na guys. Naririnig nyo na ba ako? So, ito na ang setup. Cellphone lang yung kulang natin kanina para makapag-record na tayo. Diba? Ang ganda ng boses niya. Super ang ganda. Depende na sa inyo kung gagamitin ito. Pero mas maganda gamitan ito talaga. Ganyan nyo lang. O, diba? Ang ganda. Pwede na kayong kumanta dito na. Diba? Ang ganda niya. So, dito naman, kasi ako hindi ko na ginamit ko. Parang naalibagyawan ako. So, nakikita nyo na to. Ito, diba? Nakikita nyo ang live one kanina. Sabi ko, kailangan natin ng isang cellphone. Eh, wala nga akong cellphone dahil ginamit ko sa ito pag record. So, ngayon, ginamitan ko na siya. Ito. Straight. Dito, nakakabit na to sa cellphone ko. Naka-live na yan. Connect na yan sa live para ipakita ko sa inyo kung paano gawin. So, dito yung mga function dito, ituturo ko sa inyo. So, dapat ito kung naririnig nyo, ito yung echo, volume. O, tingnan nyo, volume. Pina, diba? Dapat malakas. Yan, o, malakas. So yan, dito wala na, wag nyo na, dito na lang. So ito yung mga function nito. So yan siya, pilutin nyo na yung laugh. Ayan, makakawa. Clap. O, ganun yan. Tapos, o, dito yun, mga ano, makikita nyo. At, saan pa, di ko po pwedeng pilutin ng iba kasi na-try ko na. Yung dalawa dito, nag-copyright ako. So, yung mga hindi lang, ano. So, ayan. So, ngayon naman guys, papakita ko sa inyo kung paano magkakaroon ka ng background na kung saan na lang siyang titigil. So, ang pipindutin niya ay itong dodge. Itong pupindutin niya. So, dapat naka-on yan. Para pag nagsasalita kayo na may background, diba yung mga ibang DJ, yung mga ibang streamer, pag nagsasalita sila na usang huminto, dito yon. Kasi inoon nila to, inoon. So, ipakita ko sa inyo, hanap kayo ng music na walang copyright. So, budots na lang, kunwari, budots na lang. Kasi mahirap na yung ibang music, pasample ko lang kung ano ang effect nito. So, iuon natin ang ating laptop. Hanap tayo ng music. Kasi ito, nakakunik ko yung accompany instrument mo, gamit mo yan sa laptop. Doon ka kukuha ng mga music. Pwede naman kung wala kang laptop, cellphone, at pagkuhaanan mo din ng mga music. Mag-install ka doon ng mga non-copyright na mga effects. Pwede mo din yun. Napakita ko lang sa inyo yung hindi ko pala na shutdown tong laptop. Wait lang. Hindi ko pala na shutdown ng laptop. Wait lang. Isang taon na to, hindi pa na-shutdown. Hira lang kasi ako maggamit, guys. Para sure talaga na wala tayong copyright, dun tayo sa budots. Wala naman ang budots. Wala tayo ng budots. Tingnan nyo ha, para malaman nyo na yung kakonekta talaga siya, papasok talaga. So, halimbawa ganyan na. Taon na siya.
Pakinggan niyo siya pag hindi ako nagsasalita. Totodo yung music niya. O, diba? Pag nagsasalita ako, kusa siyang nawawala. O, diba? Tingnan niyo, pag nagsasalita ako, mawala ka. Tapos pag hindi ako nagsasalita, saka siya lalakas. Yun ang effect. Yun ang effect sa ano. Yun ang connection dito sa, yun ang function dito sa ating accompany instrument. Yun ang gamit. Ito yung gamit niya. So, napansin niyo, diba? Yun. Yun lang yung ano, yung mga pwede ko may turo. Pero kung ayaw nyo naman na nawawala yung sounds na habang nagsasalita kayo, kasi mas maganda naman talaga yung nagsasalita ka pero may background music pa rin na mahina. So, pwede rin gawin yun. Tanggalin nyo lang ito. Tanggalin nyo lang itong dodge. Tanggalin nyo lang. So, wala na. O, diba nagsasalita ka? Diba? Pansin nyo ba, nagsasalita ako pero malakas pa rin yung sound niya. Paano yun natin gawin para pag nagsasalita tayo, hihina yung music niya, hindi siya nawala pero hihina yung music niya. So, observe nyo guys. Oh, yan diba? Yan, napansin nyo ba, nagsasalita ako pero humina lang yung music niya. Diba, humina lang yung music, hindi siya katulad kanina na pag nagsasalita ka na wala. Tapos palakasan na natin ulit. Ayan, sasalita ako pero may music siya. Ayan. So, dito nyo siya gagawin. Ayan, yung music. Ayan, dito. Ito. Yung pangalawa. Ganyan. Ayan, pahina. Ayan, palakas. Palakas. Pahina. So, yun lang. Oh, nagkakaintindihan ba tayo? Ayan, gets niyo na kung paano siya ito para sa line 1, live 1, or kahit saan mo ito pwedeng ilagay, live 1 o live 2. Basta nakakonect na siya sa cellphone na gagamitan nyo para makapag-record kayo, makapag-live kayo, yun. Ito namang accompany instrument para kung saan kukuha kayo ng background music dito kabit mo sa laptop, sa gilid ng laptop. Makikita nyo naman yan kasi parang yung 3-line yung saksakan niya. Makikita nyo naman yan. Tapos yung isang wire kanina, wala siya masyadong gamit. Pero magagamit nyo ito pag nalulubat, connect nyo dito sa live 2, makikita nyo live 2. Makikita nyo sa charging, sorry. Makikita nyo may charging. Ayan, saksak nyo lang itong charging. Charging naman talaga siya. Saksak nyo yung charging dito, connect din dito sa laptop. So makikita nyo din yun, kahit hindi ko na ipakita. Alam nyo na ang sukat yun, laki maliit yun. Alam nyo na kung saan nyo ito pwedeng mag-cash. So hindi ko siya masyadong gamit. Tsaka itong headset, dito para kayo lang ang makakarinig. Headset, ayan, dito para kayo lang ang makakarinig talaga. Walang makakarinig sa... Ayan lang guys, kuha nyo ba yung pagtuturo ko? Pasensya na, hindi ako perfecto, pero ito ay base lang sa aking kaalaman kung paano ko siya sinet. So, laging tatandaan, yung isang wire, pwede nyo siyang ilagay sa live 1 o live 2. Connecta doon sa cellphone na panggamitan nyo kung saan gagamitin nyo mag-live or mag-re-record kayo. Papasok yun doon, yung mga kanta na gusto nyo ni-record, papasok yun doon sa cellphone nyo at direct na yun doon sa gallery nyo at pwede nyo nang i-upload. So ito naman, accompany instrument, ito yung magagaling para direct naman dito sa laptop kung saan kayo kukuha ng mga background music nyo dito sa laptop or magbi-video okay kayo, makikita nyo, mababasa nyo, yan. Ito ang purpose nito. Headset, para kayo lang ang makakarinig. Piling nyo lang ang ingay-ingay, pero kayo lang ang makakarinig. Ito yung purpose nito. Or kung wala naman kayong headset, pwede nyo gamitan ng speaker, pero buong batalyon maririnig kayo. Pwede yon. Pero dito sa akin, hindi pwede kasi may amo tayo, so dapat tayo lang nakakarinig. Parang tanga lang, kausapin natin sarili natin. Ganon. Tsaka ito naman, kung sa microphone natin, syempre alam niyo naman siguro kung anong kalaking microphone natin, dito natin nilagay sa condenser microphone dito. May mga guide dyan guys. Sana nakuha nyo itong aking tutorial. Kung nakikita nyo ibang vlog ko dyan, hindi naman talaga ako nagtuturo, nag-tutorial, pero may nag-request sa akin kung paano ko i-set nito. Nakapag-vlog na ako nito dati, pero na-delete ko siya, na-accident, na-delete ko siya dahil nag- gumagamit ako ng background music ng copyright.
instead na i-mute ko, hindi ko alam kung na-accident. Basta na-accident na delete ko, kaya gumawa ulit ako ng video, ng bagong video. Ang aking content ay hindi naman talaga sa tutorial, pero alam ko na marami din katulad ko na hindi rin naka, hindi rin alam kung paano i-set up nito. Kaya yung kaalaman ko lang ang i-share ko. Sana nakuha nyo itong video kung paano natin. So, nga pala, habol ko. Kung wala naman kayong headset ng ganito, guys. Kung wala naman kayong headset ng ganito. Sa akin kasi may ganito ako dahil nag-order ako. Umorder na rin ako ng ganito. Pero hindi to kasali sa set. Hindi to kasali. Order ko to. Bukod ko in-order ko. Kung wala naman kayong ganito, pwede naman gamitin ang, pwede naman gamitin ang headset ng sa cellphone lang. So, paano? Ang ganun lang natin, syempre, madali lang. Tanggalin lang ang tanggal-tanggal. Kasi masikip pa talaga to dahil bagong-bago pa, diba? Virgin na virgin ang sikip niya. Sikip na sikip. Ganun lang, lagyan natin sa headset. Ito. Yan, headset. Oh, may nakikita ka dyan, earphone. Yan, dito ka sa headset. Lagyan mo sa headset, kasi headset ng gamit mo. So, yan. Iba na, ganun. O, di marilin mo na. Pwede kang kanta-kanta ko yan. Narinig ko pa nga eh, kasi hindi ko siya pinatay. Ano lang, nakapost lang. So, yun. So, yun naman guys, ang aking vlog for today. Ayan, thank you so much. Sana na subaybayan nyo ang aking kunting kaalaman sa pagtuturo nito. So, see you next time at sana pagpasensyahan nyo na dahil hindi naman talaga ang content ko ay pagtuturo. Nag-share lang ako sa mga kaalaman ko dahil naaangsya talaga ako nito paano isip-up nung bago pa lang. So, ngayon ko lang kunwari alam dahil pinag-aralan ko na syempre. So, thank you so much guys. Don't forget to like and subscribe to my channel and please hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na gagawin natin. At hindi ko alam kung anong susunod na i-vlog ko pero ayun, thank you so much. Sana nakuha nyo itong tutorial. Maraming salamat. Advance Merry Christmas and Happy New Year!